Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Madamot na Kapitbahay. Eksaktong papalubog ang sikat ng araw, nakatambay ang magkaibigang Banoy at Isagani sa mayabong na puno ng kamyas na nasa tapat ng bahay lang ni Banoy. Katulad ng tipikal nilang gawain, pinagkukwentuhan nila ang kung ano-anong kababalaghan na meron ang mundo. Naging hobby na ng magkaibigan yon tuwing hapon pagkagaling nila sa eskwelahan. Sa edad na 16, ay parehong nasa ika-apat na antas na ng high school sina Banoy at Isagani. Kaya medyo malawak na rin ang pananaw at tingin nila sa mundo. At sa lugar na kanilang kinalalagyan, ay mas maraming paniniwala patungkol sa mga hindi pangkaraniwan, kaya naman yon ang nakasanayan nilang palaging pag-usapan sa tuwing magkukwentuhan sa ilalim ng puno ng kamyas. Pagkaayos ni Banoy ng pwesto sa inimprovised na bench, ay sa kanya minasda ng kaibigang si Isagani. Dumating din doon ang tatlo pa nilang kakilala na sina Danilo, Belen at Mucha na halos kaidaran lang din nila. Marami-rami na kagad silang natapik, lalo na nang ma-open ni Mucha ang siyang pinakamaykaya sa kanilang magkakaibigan ang tungkol sa napanood nitong horror story sa sinihan kasama ang kaniyang mga magulang. Ikinuwento niya ang mga patungkol sa mga sanib-sanib na talaga namang kinatakutan ng mga nakikinig. Hindi na nga nila napansin na lumubog na ang araw sa sobrang focus sa detalyadong salaysay ni Mucha. Narealize na lang nila yon nang makita nilang nagliwanag na ang bintana ng bahay ni na Banoy na katapat lang ng puno ng kamyas kung saan sila nakatambay. Eh, nakakita na ba kayo ng nasaniban? Dahil sa tanong na yon, ay natigil ang dalagitang si Mucha sa pagkukwento. Natuon kasi ang atensyon nilang lahat kay Isagani. Totoo kaya yung mga yun? Kasi ako, talagang di pa nakakita ng nasaniban eh. Kayo ba guys? Umiling sina Banoy, Danilo, pati Belen. At nang mapansin nilang hindi gumalaw ang ulo ni Mucha, ay napabaling naman silang lahat sa dalagita. Oh, nakakita ka na? Oo naman. Ha? Saan? Hindi kagad nakaimik ang dalaga. Halata kasing nag-iisip pa to na tila mag-iimbento ng kwento. Nang mapansin niyo ni Banoy, ay napatingin siya sa matalik na kaibigan sa kapasimpleng umisi. Alam ko na yung nakita mong sinaniban. Yung napanood niyo sa sinian, no? Dahil sa pang-aasar niyang yon, ay nagtawanan din tuloy sina Isagani, Danilo at Belen. Napasimangot naman si Mucha na tila ba napahiya. Nang mapansin niyo ni Banoy ay tumahimik siya at pinatigil din ang mga kaibigan sa pagtawa sapagkat nakonsensya siya ng bahagya. Uy, joke lang naman yun eh. Huwag mo masamain ha. Totoo naman kasing nakakita na ako eh. Para naman nakalimutan niyo naman na pastor ang tatay ko. Kaya lang naman kami nanonood ng horror sa sinihan dahil para mapag-aralan niya mga yun. Sabi kasi ni tatay, tuturo talaga yung sanib. Naging seryoso na naman ang lahat dahil sa usapang yon. Yung nakita ko noon, parang normal lang naman eh. Matalim lang siya kumakatingin tapos nag-iiba talaga yung boses niya. Hindi ko lang nakita yung katulad sa palabas na nababali-bali ang katawan. Nung pinalayas na kasi nila tatay sa masanib, pinalabas na kami. Delikado na raw kasi. Dahil sa nakakakilabot na kwentong yun ng dalagita, ay hindi maiwasang magdikit-dikit sila na parang mga tangang kabataan na nagtatakutan. Eh, ba't tayo nagsisiksikan? Masyado naman kayo matatakotin eh. Nagkukwentuhan ng nakakatakot pero matatakotin naman pala. Parang mga tangal lang eh. Eh di ikaw na matapang siya gani. Eh talagang matapang ako. Nagflex pa to ng muscle ng mapayat na katawan kaya muli silang nagtawa ng lahat na animo ay nawala agad ang namamayaning takot. Hanggang sa seryosong magsalita si Banoy dahilan para sa kanya naman matuon ang atensyon ng lahat. May wagat talaga ang mundo natin no.
May nabasa nga ako sa libro ng Tiyo Pepe ko nung nagpunta kami nila tatay sa bayan eh. Ang sabi doon, ayon sa science, ang mga mata natin ay may kakayahan lamang makakita sa liwanag ng hanggang 430 terahertz to 770 terahertz. Tapos, ang tenga naman natin ay may kakayahan lang makarecognize ng tunog mula sa 20 hertz hanggang sa 20 kilohertz. Kumbaga, yung mga range light at sound frequency na yan, maliit lang na percent lang sa kabuuan. Napakunot ang lahat sapagkat ginamitan na naman sila ng katalinuhan ni Banoy. Uy, ano na naman kinalaman niya sa mga kababalagang pinag-uusapan natin? Ikaw talaga, Banoy, oh? Oo nga, alam namin matalino ka. Pero di ko talaga magets kung anong pinagsasabi mo, Noy. Napangiti lang sina Danilo at Belen habang si Banoy naman ay napapakamot muna sa sentido bago ay pinagpatuloy ang pagpapaliwanag. Actually, di ko rin talaga magets yan nung una. Buti na lang inexplain ni Tiyo Pepe. Kumbaga, marami pang bagay o energy form na nag-exist sa labas ng kaya lang abutin ng mata at pandinig natin. Ibig sabihin, yung mga bagay na yon, yun na yung mga hindi pangkaraniwan, kababalagan o misteryong pinagkukwentuhan natin. Katulad ng sanib-sanib na sinasabi ni Mutya kanina. Napatango-tango ang apat na kaibigan ni Banoy dahil sa pagkamangha sa kanyang pagpapaliwanag. Iba ka talaga magpaliwanag, Banoy. Siguro yung past life mo si Einstein ka o kaya si Galileo. Basta, yung mga henyo-henyo. Nagtawanan na naman sila dahil sa biro ni Isagani, subalit natigil din kaagad nang biglang lumabas ang tatay ni Banoy na si Mang Carlos. Nak, Banoy, may uutos muna ako sa iyo, anak. Umalis ang binatilyong kulot-kulot ang buhok sa bench at sinalubong ang kanyang ama na papalapit na sa kinaroroonan nila. Ano po yun, tay? Pakuha muna nga ako ng dahon ng malunggay. Ako na sana ang kukuha, kaya lang hindi ko naman maiwan-iwan tong niluluto kong ulam . Ay, sige po tay, hahanap po ako. Medyo bilisan mo lang ha, kasi pakukulang ko na yung karne. Pagkatango ng binata ay pumasok na ulit ang kanyang tatay sa loob ng bahay. Tinungo naman niya ang mga kaibigan para magpasama kung saan po pwedeng kumuha ng dahon ng malunggay. Gustuhin mang sumama ng kambal na sina Danilo at Belen, ay kailangan na nilang umuwi ng bahay dahil lulubog na ang araw. Kaya naman sina Isagani at Mutya na lang ang sumama sa kanya. Sino bang may tanim ng malunggay dito sa atin? Parang wala akong matandaan . Napakunot ang dalagita habang sinusundan ng lakad ang dalawang binatilyo. Ano kaya yon? Hindi mo ba tinanong ang tatay mo para di na tayo mag-isip kung saan kukuha? Akala ko pa naman matilino ka talaga. Mas brainy pa pala ako sa'yo. Natawa ang dalawang binatilyo dahil sa sinabing yun ni Mutya na habang naglalakad ay nakasimangot sa kanila. Alam mo, Mutya, iwas-iwasan mong sumimangot kasi nakakawala ng ganda yan. Mas lalong sumimangot ang dalagita at napakunot noo pa habang nakahalukip-kip. Huwag yung pagsimangot kung alalahanin mo, Banoy. Ang isipin mo kung saan tayo kukuha ng dahon ng malunggay. Gabi na, oh. Oo nga. Saan nga ba tayo kukuha nun? Huminto ang dalawang binatilyo at sabay na nag-isip kung kanino nga ba mayroong puno ng malunggay. Ay, alam ko na, guys. Doon kay Lolo Pio, may nakita ko rin sa likod ng bahay nila. Nung namitas kami ng kay Mito nila Danilo noong nakaraan, may napansin akong puno ng malunggay doon . Mataray na napatingin sa kanila ang dalagita bago hawiin ang buhok nito. Lolo Pio? Bakit? Lolo mo ba yon? Kamag-anak mo? Kamag-anak mo? Napahalakak ng gusto si Banoy dahil sa reaksyon ng mukha ni Mutya habang sarkasikong tinatabla ni Isagani na hindi na nakaribat. Oo nga naman kasi, Isagani. Kung makalolo ka naman kasi, feeling ka mag-anak ka rin . No? Siyempre, yun ang tawag sa kanila ng mga kapitbahay namin dito . Ano ba dapat ang itawag sa kanya? Lolo na nasabi mo . Di panindigan mo na.
Bilisan nyo na nga pumunta na tayo at manghingi. Naunang maglakad ng dalagita at nang mapansin niyang hindi umaalis sa pwestong dalawang binatilyo ay huminto siya at hinarap ang mga ito habang umiirap-irap. Bakit nakatayo pa kayo dyan? Sabi ng tatay mo ba, Noy, bilisan mo raw. Baka mamaya luto na yung ulam nyo, hindi ka pa nakakuha ng dahon ng malunggay. Bilisan nyo na kaya, no? Uuwian ko kayo. Eh, hindi naman tayo makakakuha dun eh. Madamot yun si Lolo, Manong Pio. Hindi yun namimigay ng mga tanim niya eh. Kaya nga sinisimplihan lang siyang kunan ng mga taga rito eh. Madamot na kapitbahay kasi yun. Napahalukip-kip na naman si Mutya bago mataray na nagsalita. Ay naku, Banoy. Matalino ka pero hindi ka madiskarte. Kung madamot siya, disimplihan natin ang pagkuha. Si Isagani na nga nagsabi, diba? Nagkatinginan at sabay na lang na napakamot ulo ang magkaibigan bago tila natatarantang sumunod sa dalagitang lumakad na ng mabilis. Grabe siya, no? Yan ba yung crush mo, Banoy? Kawawa ka dyan malamang kapag naging girlfriend mo yan. Hoy! Naririnig kita dyan! Isagani, ha? Pasimpleng nagtawanan na lang ang mag-best friend bago manahimik at sumunod kay Mutya. Nang marating nila ang bakuran ni Manong Pio, hindi alam ng dalawang binata kung mamamangha ba sila o matatakot dahil sa kakaibang vibes ng lugar. Halos napapalibutan kasi ng mayayabong na puno ang bahay ng Ginoo. May mga mangilan-ngilan ding alitap-tap kaya medyo nakakahiwaga ang dating ng lugar. Dumagdag pa ang maingay na huni ng kuliglig na medyo nakakapangilabot din sa balat. Nakakatakot pala yung bahay ni Manong Pio kapag ganitong oras. Parang ano, tiraan ng mga engkanto o kung ano-anong elemento. Halos sabay na napaismidzi na Banoy at Mutya dahil sa sinabing yun ni Isagani. Yan, kaka-horror mo yan. Pero may point naman. Sabi kasi ni tatay, para sa mga ganito raw talaga nananahan ng mga iba't ibang klase ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Lalo na kung yung taong nakatira dyan eh, walang takot sa Diyos at saka masama ang ugali. Parang katulad ni Manong Pio, kasi diba madamot siya sa kapitbahay? Nangilabot kaagad ang binatilyong si Isagani matapos marinig ang mga sinabi ni Mutya. Nang umihip ang hangin ay isinayo nito ang mga mayayabong na punong nakapalibot sa bakuran ni Manong Pio. Naglaglaga ng ilang dahon at napunta ang ilan sa kanilang harapan kasabay ng pagdampi ng malamig na samyo ng hangin. Dahil doon ay mas lalong tumindi ang kilabot na nararamdaman ni Isagani. Nang mapansin naman siya ng matalik na kaibigan ay napangiti lang ito sa kasya hinawakan sa balikat na ikinagulat niya ng bahagya. Uy! Gulat naman! Masyado! Ikaw naman kasi! Bigla-bigla ka nangahawak! Kinikilabutan na talaga ako, guys! Tangik! Ay naku! Mamaya ka na matakot, no? Nasaan na muna yung sinasabi mong puno ng malunggay? Wala nang nagawa si Isagani kundi ituro kina Banoy at Mutya ang kinaroroonan ng nasabing puno. Pag-ikot nila sa likuran ng bakuran ay mas lalong nag-iba ang vibes. Mas madilim kasi sa bahaging yun dahil sa makakapal na mga puno. Yun, malunggay yun, di ba? Turo ka ng turo pag ikaw nanuno talaga. Naku, ikaw naman oh. Makapanakot ka naman masyado. Ano ba naman to? Sige, mag-asalan pa kayong dalawa dyan. Makakakuha kaya kayo ng daon ng malunggay niyan? Dahil sa panunopla ng dalagita ay nanahimik na nga ang mag-best friend. Pinagmasdan ni Banoy kung gaano kataas ang puno, ganun din ang sementadong bakod na halatang luma na dahil sa makapal na lumot. Nang matansya niyang kaya niyang akyatin para makakuha ng dahon, ay saka siya nagsalita. Guys, look out kayo ha. Ako nang aakyat. Senyasan niyo ko kapag may nakita kayong tao. Sabay na napatango ang mga kasama niya at pagkatapos noon ay maingat nangang umakyat si Banoy sa bakod.
Iniwasan pa niya ang ilang bubog at barbed wire hanggang sa makakapit na siya sa puno ng malunggay. Sumampa rin si Isagani sa bakod para makapag-lookout siya ng maayos. Samantalang si Mucha naman ay nakamasid lang sa kanilang ginagawa at naghihintay. At dahil matas na ang puno kaya medyo mahirap na rin abutin ang dahon-dahon nito. Nag-alapalo Shebo sa pag-akyat ng binata hanggang sa makakuha siya ng tamang tangkay. Pagkabali niya ng sanga ay malakas yung lumagutok kaya napatingin siya sa ibaba ng bakuran. Nang wala pang makitang tao ay nagmadali na siyang bumaba. Mutya, pasilo ako. Inihagis niya kaagad ang hawak na tangkay ng malunggay at dahil sa bilis ng pangyayari kaya hindi ito nasalo ng dalagita. Kaya direkte itong tumama sa sahig na gumawa rin ng ingay. Dahil doon ay sabay na napalingon ng dalawang binatilyo sa bahay ni Manong Pio. Hanggang sa marinig na nga nila ang galit nitong boses. Ay! Sino na naman niyang nagunguha ng mga bunga dyan sa likod? Mga wala talaga kayong respeto ang mga tao kayo! Nagmadali na ang mag-best friend at nang makasampa na si Banoy sa bakod ay muli silang napalingon ni Isagani sa bahay ng Ginoo. Nanlaki ang mga mata nila nang makakita ng napakalaking pusa sa bubunga ng bahay. Halos kasing laki na nila ito. Itim ang kulay at nanlilisik ang mga mata. Gumawa ito ng galit na ingay kaya mabilis na napatalo ng mag-best friend dala ng pinaghalong pagkabigla at takot. Nang nasa sahig na sila pareho ay kaagad kinuha ni Banoy ang tangkay ng malunggay at mabilis na tumakbo kasunod ni Isagani at Mutya. Hindi sila huminto sa pagtakbo hanggang marating nila ang inaakala nilang pinakaligtas na lugar dahil sa namumukadkad na liwanag ng ilaw sa magkabilang mga poste. Ang tindahan ng ginang na tinatawag ng lahat na Mami Risti ang pinakamaliwanag na lugar na yon dahil kabi-kabilaan ang poste ng ilaw. Nakapwesto kasi sa tumbok na daan ang nasabing tindahan. Makakaripas naman kayo ng pagtakbo? Parang mga habol at makikilala naman tayo na ni Manong Pio. Nagkatinginan lang si Banoy at Isagani na parang nag-uusap sa mga mata. Hindi na rin muna nila sinabi sa dalaga kung ano ang tunay na nakita kaya sila kumaripas ng takbo. Osha, uuwi na rin nga muna ako. Dalin mo na sa inyo yan, Banoy. Hindi umimik ang dalawang binatilyo. Kinawayan na lang nila si Mucha na pumasok sa harap ng tindahan ni Mami Risti. Tiyahin kasi niya ang may-ari ng tindahan. Nang mawala na sa paningin nila ang dalagita, ay naglakad na nga ang mag-best friend papunta sa bahay nila. Walang nagsasalita sa dalawa dahil pareho silang hindi makapaniwala sa kanilang nakita kanina. Pagdating sa tapat ng bahay ni Banoy ay hindi na nakatiis si Isagani na magtanong tungkol sa nakita nila kanina. Banoy, nakita mo din ba yun? Hindi muna kaagad nagsalita ang binatilyong kulot-kulot ang buhok. Minasdan niya lang ng matagal ang matalik na kaibigan na kinakabahan na naman dahil sa titig niya. Uy, huwag ka naman ganyan kung makatingin, Banoy. Nagtatanong ako kung nakita mo rin yung kanina. Yung malaking pusa ba? Buti naman at nakita mo rin. Ang akala ko kasi ako lang nakakita eh. Kitang-kita ni Banoy kung paanong kiligin sa takot ang matalik niyang kaibigan, kaya inakbayan niya na lang ito at pinagaan ang loob. Pusa lang yun, tangik, kaya huwag kang kabahan masyado dyan. Ha? Pusa ba yun? Alos kasing laki na natin eh. Basta, pusa lang yun. Tara na sa loob. Naglakad na nga papasok sa loob ng bahay si Banoy, kaya sumunod na lang ang matalik niyang kaibigan. Dumiretso sila sa kusina at naabutan nila si Mang Carlos na naghahalo ng niluluto nitong sabaw. Anak, nakakuha ka ba? Opo, tay, ito po. Pag-abot ng binatilyo ng tangkay ng malunggay sa kanyang ama ay hindi sinasadyang napalingon ng Ginoo sa bandang paanan ni Isagani. Tumatagas kasi ang dugo mula roon. Oh, bakit may dugo ka dyan sa paa, Isagani? Pagkalingon ng dalawang binatilyo sa paanan ay doon nga nila nakita ang may kalakihang sugat.
doon lang din naramdaman ni Isagani ang pananakit noon. Kaagad ngang ginamot ang nasabing sugat na natamo ni Isagani at nang matapos na sila ay natapos na rin sa pagluluto ng ulam si Mang Carlos. Sabay-sabay na nagapunan ng tatlo. Pinagsaluhan nila ang masarap na karneng sinabawan at talaga namang pinagpawisan sila dahil sa sarap ng ulam. Isagani, dito ka naman matutulog, di ba? Opo, Tay Carlos. Umalis kasi sila nanay eh. Wala akong kasama sa bahay at saka wala namang pasok bukas. Pagkatapos ng Ginoo na sumubo ng makakain, ay muli itong nagwika. Abanoy, pagkatapos yung kumain, huwag na muna kayo magtambay sa kamyasan ha. Masyado ng gabi. Medyo may mga kaganapan ngayon dito sa atin. Ewan ko lang kung nabalitaan nyo na. Nagkatinginan na mag-best friend bago muling tumingin sa Ginoo, kaya nagpatuloy to sa pagsasalita. Yung lasinggerong si Arnold, doon sa kabilang tulay, nasa ospital pala ngayon. May umatake daw sa kanya noong isang gabi, kaya pala hindi ko nakikita sa tindahan ni Riste. Eh, sino pong umatake, Tay? O nga po, Tay Carlo, sino kaya? Kumain muna ulit ang Ginoo bago nagpatuloy sa pagkukwento. Ayon sa mga tumulong sa kanya sa pagkakahulog sa tulay, ang huling narinig daw nila bago mawala ng malay tao si Arnold eh, may umatake raw sa kanyang mabangis na hayop. Parang alaking pusa raw eh, kasing laki ng tao. Nanlaki ang mga mata ng dalawang binata at muli silang nagkatinginan. Pagbalik ni Banoy ng tingin sa kanyang ama ay hindi niya tuloy maiwasang magtanong dito. Meron po bang ganun, Tay? Nagkibit-balikat muna ang Ginoo bago sumagot. Posibleng oo. Posible rin nag-hallucinate si Arnold dahil sa lasing siya o nahulog na sa tulay. Pero meron nakitang malalaking kalmot sa braso niya at sa kasahita eh. Tinitingnan ngayon kung dahil yun sa pagdausos niya pababa sa tulay o kaya totoo talagang inatake nga siya ng malaking pusa. Naku, nakakatakot naman pala. Kaya huwag na muna kayong magtatambay-tambay sa puno ng kamyas ha kapag 10 oras na ng gabi. Sabay na tumango ang dalawang binata bago sabay ding sumagot. Opo. Sige po, Tay, hindi na po. Ilang saglit pa, pagkatapos nilang magapunan ay pinagtulungan na nga na mag-best friend na hugasan ng kanilang pinagkainan. Si Mang Carlos naman ay nagsara na ng mga pinto at mga bintana dahil maya-maya ay matutulog na rin sila. Nang matapos na ang dalawang binatilyo sa pagsasalansa ng mga gamit ay nagtungo na sila sa sala kung saan naroon si Mang Carlos at nanunod pa ng balita. Tay, papasok na kami sa kwarto ha. Matutulog na po kami, Tay Carlos. Ayaw, sige. Good night, mga anak. Good night po, Tay. Good night po. Pagkatapos noon ay nagtakbo na sila papunta sa silid tulugan. Sumalampak kagad ng higa si Banoy habang si Isagani naman ay nagdahan-dahan lang dahil sa sugat niya sa paa. Nang pareho nang makapwesto ng maayos ay saka sila nagkatinginan na tila alam na kung ano ang dapat pag-usapan. Narinig mo naman yung kwento ni Tay, di ba? Tumangot-tango si Isagani at hindi muna umimik. Hinimas-himas niya rin ang nakabendang sugat sa paa sapagkat medyo nananakit na ito. Malamang yung nakita natin sa bubungan ng bahay ni Manong Pio, yun yung tinutukoy ni Tatay. Nakabahan tuloy ako eh. Baka mamaya sundan tayo nandito sa bahay niyo. Napaisip din ang binatilyong kulot sa mga sinabi ng matalik niyang kaibigan. Magkagayon man ay hindi siya nagpakita ng takot para hindi na rin masyadong kabahan si Isagani. Huwag ka mag-alala, hindi naman siguro tayo nakilala nun. Kasi kung plano nun nasundan tayo, eh kanina pa siguro. Dahil doon ay nakahinga ng maluwag ang binatilyong si Isagani. Natahimik sila at sabay na tumihaya. Walang umiimik o nagsasalita hanggang sa basagi ni Isagani ang katahimikang bumabalot. Sa tingin mo, Noy, si Manong Pio yung pusang malaki na yon? Kasi
Naririnig pa natin siya kanina. Hindi ba? Tapos bigla na lang sumulpot yun. Eh, hindi ko rin alam eh. Kaya pala maraming taga rito sa atin ang ilag sa kanya kahit sa bahay nila eh. May lahi siguro siyang aswang, kaya siya nakakapagpalit ng anyo. Di ba ganun yun? Napaismid lang ang binatilyong kulot ang buhok sa mga sinasabi ng matalik niyang kaibigan. Hindi na talaga ako babalik sa lugar na yun. Mahirap na. Mamaya magaya pa ako kay Kuya Arnold. Aray! Ang sakit na naman, putik yan na sugat yan oh. Napabangon si Sagani at marahang hinimas-himas ang nakabendang sugat sa paa. Bukas, bilan natin ang gamot yan dun sa tindahan ni Mami Risti. Hindi na kasi tayo makakalabas ngayon eh. Hindi na tayo papayagan ni tatay dahil dun sa kumakalat na balita. Eh wala rin naman talaga akong balak na lumabas noy. Kahit payagan pa tayo ni Tay Carlos. Natawa na lang si Banoy sa reaksyon ng kanyang best friend bago ito talikuran. O sige na, matulog na tayo. Medyo inaantok na ako eh. Ay, nakakapagod yung pagtakbo-takbo natin kanina. O nga eh. O sige, pero sana makatulog ako nito. Nararamdaman ko na yung kirot eh. Eh huwag mo na lang isipin no. Ang isipin mo yung crush mo para makatulog ka ng mahimbing. Pagkatapos ng pag-uusap na yun ay nanahimik na silang dalawa. Pagpikit ni Banoy ay nakatulog siya kaagad at nagising pasado alas 12 ng hating gabi. Naramdaman niya kasi na parang umuuga ang papag. Inaantok niyang nilingon ng matalik na kaibigan kaya nakita niyang nangangutog ito na tila nilalamig. Uy, Isagani, ayos ka lang ba? Pagkahawak niya rito ay napabitaw din siya kaagad sapagkat inaapoy na ito ng lagnat. Nawala tuloy ang antok niya dahil sa pag-aalala. Kinumutan niya ang matalik na kaibigan at saka lumabas ng silid para puntahan ang tinutulugan ng kanyang ama. Subalit, pakatok pa lang siya sa pinto ng kwarto ni Mang Carlos nang makarinig siya ng mahihinang kaluskos mula sa labas ng bahay. Naglakad ang binatilyo papunta sa sala at sumilip sa bintana. Doon ay nakita niyang mayroong gumagalaw na kung ano sa ilalim ng puno ng kamyas na nasa tapat ng kanilang bahay. Pinagmasdan niya yung mabuti hanggang sa laking gulat niya dahil nagkaroon ng malaking kalabaw sa ilalim ng kamyas. Ala, paano nagkaroon ng kalabaw dyan? Tahimik niyang pinagmasdan ng kalabaw na paikot-ikot lang sa puno ng kamyas na tila may kung anong inaamoy sa improvised na bench na naroon. Bigla ring umalingasong ang kakaibang amoy nito kaya napatakip ng ilong ang binatilyong kulot. Parang amoy na kambing yun ah. Ang weird naman. Kalabaw yung nandun pero kambing yung naamoy ko. Hindi na niya natapos ang sinasabi sapagkat narinig niyang umungot-ungot ang matalik na kaibigan. Butik, oo nga pala, si Sagani naapoy ng lagnat. Nang muli niyang lingunin ang puno ng kamyas ay wala na roon ang nakitang kalabaw kanina. Isang itim na aso na lang ang nakita niya at tumatakbo na yun palayo. Hindi na muna masyadong pinagtuunan ng binatilyo ang tungkol sa bagay na yun. Kinatuknan niya kaagad ng silid ng ama na pinagbuksan din naman siya kaagad. Oh, anak, bakit? Anong oras pa lang ah? Isagani po tay, inaapoy po ng lagnat eh. Kaagad nilang pinuntahan ang nilalagnat na binatilyo at nang hawakan nga ito ni Mang Carlos ay tila napaso rin. Ay, nako, ang taas nga ng lagnat niya. Malamang dahil yan sa sugat niya sa paa. Saka nilingon ng Ginoo ang kanyang anak. Anak, kumuha ka ng bagong damit. Hubaran mo ng damit ang kaibigan mo. Kukuha lang ako ng mainit na tubig, sandali lang. Pagpunta ni Mang Carlos sa kusina, ay kumuha na rin si Banoy ng damit sa luma niyang aparador. Pagkatapos noon ay marahan niyang hinubad ang suot na damit ng matalik niyang kaibigan at pinalitan ito. Nang matapos na siya, ay eksakto naman ang pagdating ni Mang Carlos na may dalang maliit na planggana na may laman ng maligamgam na tubig.
pagkalapag niya roon sa tabi ng papag ay isinasaw niya rin kaagad ang puting bimpo at saka pinigapiga bago ipunas sa katawan ni Sagani. Inulit-ulit niya lang ang proseso hanggang sa bumaba na ang lagnat ng binatilyo. Tumigil na rin ang panginginig ng katawan nito kaya nakampanti na silang mag-ama. Bukas ng umaga, bibili ako ng gamot. Naubos na kasi yung stock natin dyan eh. Pupuntahan ko na rin yung nanay nito para ipaalam tong nangyari. Sige po, tay. Salamat po sa pag-aalaga sa best friend ko, ha. Gumiti lang ang Ginoo bago tumayo. O paano? Babalik na ako sa kwarto para matulog. Ikaw rin, matulog na't pakiramdaman mo lang si Sagani. Kapag naramdaman mong medyo tumataas yung lagnat, gawin mo lang yung ginawa ko. Yung bimpo sa noo niya kapag tuyong-tuyo na, ibabad mo lang ulit at pigain bago ilagay ulit sa noo niya. Sige po, tay. Good night po. Pagkaalis ng Ginoo ay minasdan muna ng kulot na binata ang matalik niyang kaibigan na maayos na ang pagtulog. Pagkatapos noon ay nahiga na rin siya at natulog. Pagsapit ng umaga ay bumuti na ang pakiramdam ni Sagani. Pagdilat ng mga mata niya ay nagtataka siya dahil mayroong bimpo sa kanyang noo at iba rin ang suot niyang damit. Uy, Manoy, bakit suot ko tong damit mo? Anong ginawa mo sa akin? Natawa ng malakas si Manoy bago batukan ng mahinang kaibigan. Tanga ka. Naapoy ka ng lagnat kagabi. Pinalitan ni tatay ang damit mo kasi basag-basa ng pawis. Tapos nangangatog ka pa at ang init mo sobra. Akala ko nga nagdidiliryo ka ni sa taas ng lagnat mo. Ala, talaga? Hindi ko alam yun na. Eksaktong pagkasabi niya noon ay saka sila nakarinig ng pagkatok sa pinto bago to bumukas. Pumasok si Mang Carlos at lumapit sa dalawang binatilyo. Oh, Sagani, kumusta ng pakiramdam mo? Ginapa niya ang noo at leeg ng binatilyo at ang makumpirma na hindi na to sobrang init katulad kaninang madaling araw ay nakahinga siya na maluwag. Eh mabuti at ayos ka na. Patingin nga ng sugat mo. Sabay-sabay silang napatingin sa nakabendang sugat. Marahan yung chinek ni Mang Carlos at tumigil lang siya nang makitang napangiwi si Sagani. Eh mag-almusal na kayo sa kusina. Nakapagluto na ako ng sinangag. Tapos ininit ko na yung sabaw kagabi. Pupunta muna ako sa tindahan ni Risty para bumili ng gamot. Tapos dadaan na rin ako sa bahay niyo Sagani para sabihan yung nanay mo. Saka binalingan ng Ginoo ang kanyang anak. Alalayan mo muna yung kaibigan mo ha. Namamaga pa yung sugat niyan eh. Kaya mahirapan niyang maglakad-lakad. Sige po tay, ako na pong bahala. O paano? Maiwan ko na muna kayong dalawa. Pagkatapos niyong mag-almusal Banoy, magwalis ka sa tapat ng bahay ha. Daming naglaglagang dahon ng kamyes eh. Opo tay. O sige po, ingat po kayo. Sige, Tay Carlos, ingat kayo. Salamat din po sa pag-aalaga sa akin, ha? Pagkaalis ni Mang Carlos ay nagtungo na nga ang mag-best friend sa kusina para makapag-almusal. Pagkatapos nilang kumain ay iniligpit na ni Banoy ang mga pinagkainan nila at tuugasan na sana ang mga yon kaya lang ay pinigilan siya ni Sagani. Noy, ako na mag-uugas niyan. Ha? Sure ka? Baka manakit yung paa mo kakatayo. Isaas ng kalang ko na lang kapag nanakit. Kaunti lang naman yan eh. Mabilis lang yan matapos. Kaya ikaw, magwalis ka na lang dun sa kamyas para makapagtambay tayo habang iniintay sila nanay at tatay Carlos. Nagkibit-balikat ang binatilyong kulot bago iwan ang mga hugasin sa lababo. O sige, ikaw na bahala. Sunod ka na lang dun sa labas kapag natapos ka na ha. Kung nahihirapan ka maglakad, sigaw ka lang ng tulong. Oo, kayang-kaya ko to, no? Nag-flex na naman ang binatilyo ng patpating niyang braso kaya natawa na lang ang kanyang best friend. Bahala ka na nga dyan. Pagkasabing yun ay lumabas na siya ng bahay at kinuha ang walis ting-ting. Nang nasa silong na siya ng kamyas ay inikot niya ng tingin ang mga nagkalat na dahon.
Masyado kasi yung marami na hindi naman nangyayari maliban na lang kapag malakas ang hangin. Siguro, yung kalabaw to kagabi na nakita ko. Kalabaw na amoy kambing. Nawirduhan din siya sa mga sinabi kaya napakunot noon na lang siya kasunod ng pagkamot ng ulo. Saan kaya napunta yung kalabaw na yun? Biglang nawala tapos may itim na aso namang sumulpot. Ay, gara talaga kaninang madaling araw. Nagpatuloy siya sa pagkamot ng ulo habang inaabala ang sarili sa pag-iisip sa kalabaw at aso na nakita kaninang madaling araw. Ay nako, makapagwalis na nga lang. Sinimulan na nga niya ang pagwawalis hanggang sa makakalahati na siya. Saglit lang siyang tumigil nang makita si Isagani na iika-ikang naglakad papunta sa kinaroroonan niya. Oh, kaya mo? Ngumiti lang si Isagani at saka nag-thumbs up kaya itinuloy na ni Banoy ang pagwawalis hanggang sa matapos na nga siya. Habang sinusunog ang mga dahon ay tumambay muna siya sa improvised bench sa silong ng kamyas. Hindi pa naman kasi ganoon kainit at kahit pa umabot ng tanghali ay presko pa rin sa pwestong yon dahil sa mayabong na puno. Alo ba kagabi sa gani yung nilalagnat ka, di ba? Bago ko katukin si tatay, napasilip ako sa bintana. Tapos nakita ko dito na may malaking kalabaw. Kaso ang weird eh, kasi hindi siya amoy kalabaw, as in umaaling nga sa yung amoy ng kambing. Ha? Kalabaw na amoy kambing? Tumangutango si Banoy bago nagsalitang muli. Oo, promise. Diba, alam mo yung amoy ng mga kambing nyo? Ganun na ganun. Tangik, napatakip nga ako ng ilong eh. Kasi ang tapang sobra. Itong weird na nangyari. Paikot-ikot dito yung kalabaw sa puno na parang meron siyang inaamoy-amoy dito sa bench. Tapos, ano, yung narinig kitang umuungot-ungot, napatingin ako saglit sa'yo. Aba, magbalik ko, nawala nang bigla yung kalabaw. Ang nakita ko na lang, asong itim, tumatakbo papunta ron. Itinuro niya ang daan papunta sa bahay ni Manong Pio. Nang marinig naman ni Isagani ang kwentong yun, ay bigla na lang siyang kinutuban. Ano? Itim na aso? Oo! Ay, teka, bakit ganyan naman ang reaksyon ng pagmumukha mo? Masakit ba yung sugat mo? Hindi. Naisip ko lang kasi, baka mamaya, yun yung aswang na nakita natin sa bubong nila Manong Pio. Baka nag-anyong kalabaw lang at saka aso. O baka mismong si Manong Pio na yun. Napaisip din si Banoy sa mga sinabi ng matalik niyang kaibigan. Kaya kinabahan din siya. Sabi kasi ng lolo ko noon, may mga aswang daw talagang nagpapalit ng anyo. Di ba sabi mo, parang may inaamoy-amoy siya rito sa bench? Baka inaanap niya yung amoy natin. Hindi na natapos ni Isagani ang pagsasalita sapagkat napatayo sila pareho ni Banoy dahil sa takot. Aray! Ayos ka lang? Umupo ulit sila at nagpatuloy sa pag-uusap. Pabigla-bigla ka naman kasing tumatayo eh. Nagulat tuloy ako. Eh, ikaw ba naman kasi magkwento ng ganun eh. Pero, totoo ba yung sinasabi mo? Ibig sabihin, aswang talaga si Manong Pio at hinahanap niya tayo? Nakakatakot nga yun. Ay naku, pumasok na nga muna tayo sa loob. Naudlot na naman ang pagsasalita ni Isagani sapagkat mula sa hindi kalayuan ay nakita na nga nila ang nasabing matandang Ginoo. Yari, speaking of the devil, Isagani, si Manong Pio ba yung papalapit dito? Nako, dali, pumasok na tayo sa loob ng bahay niyo, Noy! Namutla kaagad si Isagani pagkakita sa nakatungkod na Ginoo. Hindi naman nila nagawang makaalis sa kinauupuan sapagkat dumaan na ito sa kanilang harapan at biglang huminto dahil may nahulog tong bimpo. Nagkatinginan lang ang mag-best friend at hindi nila alam kung tutulungan ang madamot nilang kapitbahay.
mas lalo silang kinabahan sapagkat lumingon sa kanila si Mampiyo. Mga utoy, patulong naman akong kunin tong bimpo ko. Napulunok laway si Banoy sapagkat siya lang ang mas mabilis na makakatulong sa matandang Ginoo. Lapitan mo na, kunin mo na yung bimpo para umalis na agad siya. Kinikilabutan na talaga ako, Noy, promise. Wala nang nagawa si Banoy. Marahan siyang tumayo at lumapit kay Manong Piyo na naghihintay ng kanyang tulong. At nang nasa harap na siya nito, ay mas lalo siyang kinilabutan dahil tutok niyang nakita ang mukha ng matandang Ginoo. Nangingitim kasi ang ilalim na mata nitong mabagsik at puno pa ng butlig-butlig ang mukha. Umiwas na siya ng tingin at kinuha na kaagad ang bimpo saka iniabot kay Manong Piyo. Salamat, Totoy. Huwag niyo nang uuliting manguhan ng mga pananim sa bakuran ko. Mabuti na lang at mabait ka naman, bata. Kung hindi, baka pinarusahan na kayo ng ani-ani sa bakuran ko. Hindi na nakakibo si Banoy matapos marinig ang sinabi ni Manong Piyo. Para na rin siyang naistatwa sa kinatatayuan kasabay ng pamamanhid ng buo niyang katawan dahil sa takot na hatid ng mga binigkas na matandang Ginoo. Hindi na nga rin niya na malaya na nakalayo na pala si Manong Piyo. Uy, naistatwa ka na dyan. Anong nangyari sa iyo? Nang matauhan na ang binatang kulot, ay dali-dali siyang bumalik sa ilalim ng kamyas. Namumutla ang mukha niya kaya nag-aalala si Isagani. Uy, anong sinabi ni Manong Piyo? Bakit? Namumutla yung mukha mo, Noy. Pagkahawak ni Isagani sa balikat ng matalik na kaibigan ay doon niya naramdaman ang pangangatog ng katawan nito. Kaya mas lalo siyang nag-alala para kay Banoy. Uy, ayos ka lang ba, Noy? Napalunok laway si Banoy bago magsalita. Nag-warning siya sa akin tungkol sa pangunguha natin ng malunggay kagabi. Nanlaki naman ang mga mata ni Isagani matapos marinig ang mga tinuran ni Banoy. Nakilala niya tayo, Isagani. Sinasabi ko na nga, Bi, aswang niya si Manong Piyo. Pinilit ni Banoy na ikalma ang sarili niya bago magpatuloy sa pagsasalaysay. Hindi siya aswang, Isagani. May sinasabi si Mang Piyo kanina eh. May naniniraan daw sa puno sa bakuran niya. Ano ba yung ani-ani? Yun ang nakita nating malaking pusa kagabi sa bubungan na marahil eh, yung kalabaw din na nagpapaikot-ikot dito sa kamis na naging aso. Yun rin yun. Umiling-iling si Isagani at magsasalita pa sana. Kaya lang ay nakita na nila muli sa hindi kalayuan si Mang Carlos kasama ang nanay ni Isagani na si Aling Nena. Pagpasok nila ng bahay ay kaagad ginamot ni Aling Nena ang sugat ng kanyang anak. Nanood lang si Banoy sa ginagawa at nang matapos na sila ay sabay-sabay silang nananghalian. May dala kasi ang ginang na pork adobo at ginisa na galing paraw sa kanyang amo. Sarap na sarap sila sa pagkain at nang matapos na ay saka uminom ng antibiotic si Isagani bago sila magpaalam na umalis. Makalipas ang ilang oras, pagkatapos maghugas ng pinggan ay nagtungo si Banoy sa sala kung saan naabutan niya ang ama na nanonood ng TV. Nakinood na rin ang binatang kulot. Subalit muling sumagi sa isip niya ang mga sinabi ni Manong Piyo matapos niyang makita ang kalabaw sa commercial. Tay, may tanong po sana ako. Oh, ano yun, anak? Alam niyo po ba kung ano yung ani-ani? Umayos ng pagkakaupong Ginoo sa kahinarap ang kanyang anak. Ani-ani? Opo, tay. May ideya po ba kayo kung ano yun? Bagyang napaisip ang Ginoo bago tumuling nagsalita. Ah, oo. Alam ko na yun kung ano yung ani-ani na yan. Naalala ko na, anak. Nag-focus ang binata sa kanyang ama matapos itong hinaan muna ang TV para makapagpaliwanag ng maayos.
para yung kaprenak. Siguro mga nasa 18 hanggang 20 talampakan ng taas noon. Kaya nung mag-anyong hayop. Pero ang pinakamadalas niyang gayahin eh kalabaw, aso, kambing, baboy, at saka pusa na kasing laki ng tao. Pagkarinig ni Banoy sa mga sinabi ng kanyang tatay, ay doon niya nga nakumpirma na ani-ani ang nakita niyang kaninang madaling araw, pati na rin ang malaking pusa na nasa bubungan ng bahay ng madamot nilang kapitbahay. Yun lang ang alam ko sa kanila. Basta para raw yung kapre, sabi ng tsuhin ko. Eh tay, masama ba yung mga yun? Kapag ginambala, sakalang din sila gumagante. Ay teka, malamang yung sinabi ni Arnold na umatake sa kanyang malaking pusa, baka yung ani-ani na yun. Napaisip na naman si Banoy matapos yung banggitin ni Mang Carlos. Kaya kayo anak, huwag kayong basta-basta mangingialam sa mga puno-puno ha. Kasi maraming nakatira dyan na hindi pangkaraniwan, mga hindi natin nakikita. Malamang si Arnold umihi yun sa punong tinitirhan ng ani-ani kaya inatake. Ay, yan na yung palabas. Tapos na yung commercial. Tara, manood na nga tayo. Hindi na nga nagsalita si Banoy pagkatapos noon dahil nag-focus na silang mag-ama sa panonood ng paborito nilang noontime show. Maya-maya pa, nang makatulugan ng Ginoo ang panonood ng TV, ay pinatay na lang ito ni Banoy. Lumabas din siya dahil nakita niya si Daniel na nakatambay at nakahiga sa bench na nasa ilalim ng mayabong na kamyas. Kinawayan siya ng kaibigan at paglapit ay sinabi kaagad ni Danilo na nabalitaan nga niya ang nangyari kay Isagani. Dumaan kasi siya sa bahay nito bago magtungo sa tambayan. Eh, nasan ang kambal mo? Hindi mo yata kasama ngayon. Nang sabihin ni Danilo na namimitas ng kay Mito si Nabilen at Mutya sa punong malapit lang din sa bahay ni Manong Pio, ay tila naalarma kaagad siya. Naalala niya kasi kaagad ang ani-ani na baka magambala ng dalawang dalagita. Naku, tara Dan, punta natin sila. Hindi sila dapat nagpupunta sa mga puno ron, banda sa lugar ni Manong Pio. Dali-daling naglakas ng loob ang kulot na Binatilyo, kaya bumangon si Danilo sa pagkakahiga sa bench at matakbong sinunda ng kaibigan. Ilang saglit pa nang marating nila ang nasabing lugar, ay napatingin kaagad si Banoy sa bakuran ng madamot nilang kapitbahay. Nangilabot siya nang maalala ang malaking pusang nakita niya sa bubungan ng bahay. Iginala nila ang tingin hanggang sa makarinig ng mga boses na nagtatawanan, kaya dali-daling lumapit doon at nakita ang dalawang dalagita na nasa itaas ng puno ng kay Mito. Kinabahan kagad si Banoy pagkakita kina Mutya at Bilen na tila nag-i-enjoy pa sa pamimitas ng bunga ng nasabing puno. Mutya! Bilen! Magsibaba kayo dyan! Kababaeng mga tao nito, oh. Uy, huwag kayong umakyat dyan. Delikado. Naku po, baka makita pa kayo ni Manong Piyo dyan. Umismid at sumimangot kagad si Mutya pagkarinig sa sinabing yun ni Banoy. Samantalang si Belen naman ay patawa-tawa lang. Pagkatapos noon ay binulungan naman siya ni Danilo na hayaan lang si Mutya sa itaas dahil nakikita niya ang panty ng dalagita. Maluwag kasi ang suot nitong short kaya kita ang kaloob-looban nito. Hindi alam ni Banoy kung matutuwa ba siya o hindi matapos yung ibulong ng kanyang kaibigan. Pero nang umihi pang hangin ay tila niyugyug nito ang mga puno kabilang na ang inakyat ng dalawang dalagita, ay kinabahan kagad si Banoy. Nag-iba ang pakiramdam niya lalo na nang dumampi sa kanyang balat ang malamig na ihip ng hangin. Para yung nagbabadya na kung anong panganib na maaring mangyari anumang oras. Pasimple siyang napayakap sa sarili habang sinisita pa rin ang dalawang dalagita. Uy! Magsibaba nga kayo dyan, Mutya! Bilen! Anong pinagsasabi mong bumaba na kami? Eh hindi naman natasakop ng lupain ng madamot na matanda na yon.
Hindi pa nga kami nakakakuha ng kay Mito dito eh. Pumitas ng kay Mito si Mucha. Pagkatapos ay hinagis niya kay Danilo na tuwang-tuwa pa rin sa mga nakikita. Magsalo na lang kayo ng mga bunga para naman makatulong ka, Banoy. Hindi yung sigaw ka na sigaw dyan. Hindi nga nakinig ang dalawang dalagita. Nagpatuloy ito sa pagpitas ng mga bunga hanggang sa makarami na sila. Baba na kayo! Bilisan nyo! Eto na nga! Bababa na nga! Para kasi Manong Piyo eh. Siguro lolo mo yun. Nagtawanan pa ang dalawang dalagita habang pababa sa nasabing puno. Si Mucha ang nauna at nang mababa na lang ang tinatapakan niyang sanga ay tumalo na siya sa lupa. Aliw na aliw naman si Danilo habang nakatingin sa kanya. Ayan na, nakababaan na. Baka magalit ka pa, Manong Piyo. Naudlot na sa pagsasalita ang dalagita dahil nakarinig na sila ng malakas na kalabog. Paglingon nilang lahat sa ibaba ng puno ay nanlaki ang kanilang mga mata pagkakita kay Belen na nakahandusay na sa lupa. Duguan ang noo ng dalagita dahil sa pagkakahulog. Natatarantang nilapitan ni Danilo ang kapatid at nang makita niyang wala na itong malay ay mas lalo siyang kinabahan. Hindi naman kaagad nakakilos si Banoy. Tumanaw kasi siya sa itaas ng puno dahil may nahagip siyang isang imahe na biglang nawala. Nang umugoy ang nasabing puno dahil sa pag-ihip ng hangin ay nakita nga niya ang isang malaking pusa na kulay itim na biglang tumalon at nawala. Banoy, patulong naman na magbuhat! Tila natauhan si Banoy matapos marinig ang boses ni Mucha. Dali-dali siyang lumapit at tinulungan si Danilo na buhati ng walang malay na si Belen. Nang paalis na sila, ay muli siyang napatingin sa mga punong nasa tapat ng bakuran ni Manong Piyo. Kaya nahagip na mga mata niya ang isang malaking itim na anino mula roon. Nangilabot ang kanyang katawan, dahilan kung bakit kamuntikan pa niyang mabitiwan si Belen. Nang maalalayan na ng maayos ang dalagitang nawala ng malay, ay muli niyang tinanaw ang puno kung saan nakita ang malaking itim na anino. Sinundan niya yun ang tingin hanggang sa magtungo na sa loob ng bakuran ni Manong Piyo. Nakita niya rin ang matandang Ginoo na nakatayo sa tapat ng lumang gate habang mabalasik na nakatingin sa kanila. Banoy, bilisan mo please. Kung saan-saan ka naman nakatingin eh. Pasyensya na. Matyagang binitbit ni Banoy at Danilo ang walang malay na si Belen hanggang sa marating nila ang tindahan ni Mami Risti. Nang makita ng iilang mga tao ang duguang noo ng dalagita, ay naalarma sila. Kaagad nang dinala si Belen sa pinakamalapit na klinik at sa kabutihang palad naman ay nabigyan siya ng unang palunas. Nagising din siya at napagamot pero hindi muna pinalabas upang maobserbahan ng kanyang ulo. Mabilis na kumalat sa buong lugar ang balita patungkol sa nangyari kay Belen. Kaya pag-uwi ni Banoy pasado alas 4 ng hapon ay nag-aalala siyang sinalubong ng kanyang tatay Carlos. Oh, kumusta si Belen, anak? Tila pagod na umupo ang binata sa luma nilang sofa at saka nagpaliwanag. Okay na siya, tay. Nagising na pero kailangan pa raw i-x-ray yung ulo para masigurong ligtas siya. Parang ililipat po yata sa bayan kasi wala namang advance na gamit doon sa ospital eh. Ay, natutuwa naman akong marinig na ayos na siya. Ano ba kasing talagang nangyari ha? Paano siya nahulog sa puno ng kay Mito? Hindi alam ni Banoy kung ikukwento niya sa ama ang tungkol sa ani-ani na nakita niya sa puno na siguradong siyang dahilan kung bakit nahulog si Belen sa puno ng kay Mito. Kaya sa halip na sabihin yon, ay mas pinili na lang niyang manahimik. Hindi rin kami sigurado tay eh. Kasi hindi naman kami nakatingin kay Belen nung nahulog siya. Narinig na lang namin na may kumalubog sa sahig tapos yun, nakabulagta na siya at walang malay. Eh sa susunod, mag-iingat na kayo ha. Magkasunod na araw pang nadisgrasya mga kaibigan mo. Una, yung best friend mo.
Pangalawa, yung si Belen. Napabuntong hininga na lang si Banoy kasunod ng pagpikit ng mga mata. Dumiretso naman ang kanyang ama sa kusina para makapagluto ng uulamin niya mamayang gabi. Ilang saglit pa nang medyo nakakatulog na ang kulot na binata ay bigla siyang tinapik ni Mang Carlos. Pabili nga muna ako sa tindahan ni Risti. Naubusan na pala tayo ng mantika at toyo. Hindi ko man lang namalayan. Pag-abot ng Ginoo ng pera ay kagad lumabas ng bahay si Banoy at nagdire-diretso na sa tindahan ni Mami Risti. Mabilis siyang nakabili ng mantika at toyo, kaya naglakad na nga siya kaagad pauwi ng bahay, pero bigla naman niyang naisip na magpunta muna sa bahay ng matalik na kaibigan. Habang papunta roon ay may mga nadaanan pa siyang mga chismosa na nag-uusap-usap tungkol sa nangyari sa lasinggerong si Arnold. Ayon sa pagkakarinig niya ay namatay ng araw ang Ginoo, kaya medyo nagulat din siya. Narinig niya rin na nasingit sa usapan si Manong Pio, dahil ayon sa mga nagchichismisan, nangingiraw pala ng tanim na ampalaya ang lasinggerong lalaki sa matandang Ginoo. At dahil nga madamot na kapitbahay si Manong Pio ay hindi ito napagbigyan. Sa galit naman ni Arnold, nang malasing siya kinagabihan ay umihiraw pala ito sa pader ng bakura ni Manong Pio. At pagkatapos noon ay nabalitaan na lang nila na naaksidente na ang lasinggerong lalaki, na ngayon nga ay patay na. Pagkarinig ni Banoy sa mga yon ay iisa lang ang pumasok sa isipan niya. Malamang yung ani-ani yung gumawa nun kay Kuya Arnold, pati siguro yung sugat na natamo ni Isagani, pati yung pagkahulog ni Belen, yung nilalang na yun din ang may gawa. Napabuntong hininga siya habang nagninilay-nilay sa mga nangyayari. Bakit ba naman kasi kailangan pang magdamot ni Manong Pio sa mga kapitbahay niya? Hindi na makatwiran yung pag-uugali niya? Natigil lang siya sa pag-iisip tungkol sa ani-ani nang makita na niya ang bahay ng kaibigan. Eksakto naman na nakadungaw si Isagani sa bintana, kaya nakita kaagad siya nito habang kumakaway. Uy, Noy! Mismo na ako kaagad! Tangit! Dumaan ako kasi kukunin ko yung damit ko. Favorite ko yun eh. Di mo pwedeng arborin yun, no? Ay, wala na! Ginawa na namin basaan. Kanina, pinunas ni nanay sa lamesa. Napanguso naman si Banoy, kaya kaagad binawi ng kanyang best friend ang sinabi nito. Nangit! Joke lang! Nasa labahan pa. Mamaya pa maglalabas si nanay eh. Umalis kasi nagpunta sa palengke. Ay, siya nga pala. Nabalitaan ko yung nangyari kay Belen ah. Ano, ayos ba siya? Tumangutango si Banoy bago pumasok sa loob ng bahay para doon ipagpatuloy ang usapan. Taktika, may dala ka pa palang mantika at toyo. Inuutusan ka lang pala ni Tay Carlos eh. Nakuha mo pang gumala. Nang sumeryoso ang pagmumukha ni Banoy, ay tumigil sa pagtawa ang matalik niyang kaibigan. Ano ba kasi talaga nangyari? Bakit kasi ang daming pupuntahan doon pa kayo sa maliit na bahay ng madamot na kapitbahay na yun? Parang may sumpa yung lugar na yun eh. Sa kadamutan niya, naaksidente yung mga tao. Katulad nitong sugat ko. Alam ko na kung ano yung ani-ani. Sabi ni tatay, para raw yung kapre. Natigilan si Isagani at nagsimulang makinig sa salaysay ni Banoy. Nakita ko yun mismo, yung malaking anino nun. Sa palagay ko, siya yung daylan kung bakit nahulog si Belen eh. Pati yung sugat mo, saka pati yung nangyari kay Kuya Arnold. Alam mo bang patay na si Kuya Arnold? Nanlaki ang mga mata ni Isagani sapagkat hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Marami pang ipinaliwanag si Banoy sa matalik na kaibigan, subalit pinutol na niya ang pakikipag-usap dahil kailangan na niyang umuwi ng bahay. Eh naku, aalis na ako. Baka magalit na si tatay. Masyado na ako matagal. Walang yakan tao ka oh. Pagkatapos mo kong kwentuhan ng nakakatakot, iiwan mo naman ako mag-isa rito. Mamaya ka na umuwi pagdating ni nanay.
Tumawa ng nakakaloko si Banoy bago naglakad palabas ng pintuan. Naku, bahala ka dyan. Yari ka kapag dinalaw ka ng ani-ani. Ito talaga busy to. Nanakot ba? Bye-bye! Tumakbo na nga ng matulin si Banoy para makarating kagad ng kanilang bahay. Pagkalagpas niya ng tindahan ni Mami Risti, ay medyo nakahinga na siya ng maluwag dahil alam niyang malapit na roon ang bahay nila. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong niya pa si Manong Pio. Natigilan siya sa pagtakbo at kinakabahan tong hinarap. Pagkalaon ay yumukod siya at naglakad ng marahan habang pasalubong dito. Nang magpantay na sila ay biglang huminto si Manong Pio, kaya napahinto rin tuloy si Banoy at pasimpleng sinulyapan ang matandang Ginoo. Napatras siya sa pagkabigla dahil sa mabalasik nitong tingin na parang nanlilibak. Kaya umiwas ulit siya ng tingin at sinubukang maglakad ng mabilis. Pero natigilan na naman siya dahil nagsalita si Manong Pio. Sinabihan na kita kaninang umaga, pero hindi naman kayo nakinig. Sinabi ko na sa inyo na huwag kayong mangunguha ng mga bagay na hindi sa inyo. Sabihin nyo nang madamot ako, pero ginawa ko yon para na rin protektahan ang mga taga rito laban sa ani-ani. Habang pinakikinggan ni Banoy ang mga sinasabi ng matandang Ginoo, ay unti-unti siyang nangingilabot. Simula sa talampakan ay kaagad gumapang ang kilabot na yon pakyat sa kanyang tuhod. Kaya to bahagyang nangatog. Paggapang nito sa kanyang tiyan ay napahawak doon ng binatilyo, sapagkat pakiwari niya ay masusukat siya. Dahil sa kayabangan ni Arnold, napahamak siya at namatay. Hindi ko kasalanan yon. Sadyang hindi lang siya nakinig sa mga babala ko, kaya yon, nasa hukay na siya. Dahil doon, tumaas ang tensyon na nararamdaman ni Banoy. Nang mapunta ang kilabot sa kanyang dibdib, ay unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may mga maliit na dagang nagkakarera na gustong lumabas mula roon. Nang dumako na ito sa kanyang ulunan, ay napahimas batok na lang si Banoy dahil sa tindi ng nervyos na nararamdaman. Damang-daman niya rin na mga balahibo sa buong katawan na nagtatayuan habang pinakikinggan ang garalgal na boses ng matandang Ginoo. Sinabi ko sa iyo, ngayong gabi na to, may babawian na naman ng ani-ani. Kung natutulang kasi kayong makinig sa akin, maraming tao ang hindi mapapahamak. Pinagpalit ko ang bansag ng mga ito sa akin bilang madamot na kapitbahay kapalit ng kaligtasan nila. Pagkatapos sabihin nyo ng Ginoo, ay naglakad na to palayo. Sinundan lang siya ni Banoy ng tingin habang ang mga nerbiyos ay hindi pa rin nawawala. Nang mawala na si Manong Pio sa kanyang paningin, ay tuluyan nangang napasuka ang binatilyo dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Eksakto naman na naabutan siya ni Mang Carlos sapagkat nag-alala na ang Ginoo. Ang tagal kasing bumalik ni Banoy matapos utusang bumili ng mantika at toyo. Oh, anong nangyari sa iyo, anak? Bakit ka sumusuka dyan? Hindi umimik si Banoy. Nang tingnan niya ang ama ay napaluha na lang siya ng tahimik, kaya inakay na siya ni Mang Carlos pabalik sa kanilang bahay. Pagkaupo sa dining seat, ay inabutan siya kaagad ng tubig at ininom niya rin naman ito kaagad. Nang humupa na ang tensyon na nararamdaman ni Banoy, ay nakahinga na rin ng maluwag ang kanyang ama. Pagkalipas ng ilang oras, matapos ang kanilang hapunan, ay nagpaalam na muna si Banoy sa kanyang ama na magpapahinga na. Nakaramdam kasi na matinding pagod ang binatilyo pagkatapos ng mga revelasyon ni Manong Pio sa kanya. Pagpasok sa kanilang silid, ay kaagad siyang sumalampak sa papag at ipinikit ang mga mata. Sinikap niyang makatulog ang kaso lang ay paulit-ulit na nanunumbalik ang boses ni Manong Pio sa kanyang isipan. Sinabi ko sa iyo, ngayong gabi na to may babawian na naman ang ani-ani. Kung natutulang kasi kayong makinig sa akin,
maraming tao ang hindi mapapahamak. Pinagpalit ko ang bansag ng mga tao sa akin bilang madamot na kapitbahay kapalit ng kaligtasan nila. Pinagnilay-nilay niya ang mga pinagsasabi ni Manong Pio hanggang sa sumagi nga rin sa isipan niya si Mutya. Naloko na si Mutya. Babawian siya ng ani-ani ngayong gabi. Naku po, paano to? Napatihaya siya at tumarap sa bubungan habang nag-iisip ng mainam na hakbang. Hindi niya alam kung ipagtatapat ba niya kay Mang Carlos ang tungkol sa ani-ani na tsak niyang gaganti kay Mutya ngayong gabi. Sinabi ko sa iyo, ngayong gabi na to, may babawian na naman ng ani-ani. Naku, sigurado kong yun ang tinutukoy ni Manong Pio. Nagpapaalala siya kanina, pakanwari lang siyang galit dahil malamang alam niyang nakamasid ang ani-ani sa kanya. Kailangan ko na talagang sabihin to kay tatay. Bumangon siya sa kama na parang nawala ang lahat ng pagod na nararamdaman. Nang lalabas na siya ng pintuan ay muli na naman siyang nagdalawang isip. Naku, paano kaya to? Paniniwalaan kaya ako ni tatay kapag sinabi ko sa kanya ang totoo? Hindi na niya natapos ang huling salita dahil biglang nagsalita ang kanyang ama na nasa tapat pala ng pintuan ng kanyang silid. Ano yung sasabihin mo sa aking katotohanan, anak? Dahil doon ay napilitan na nga si Banoy na sabihin ang totoo kahit mayroon pa rin siyang pag-aalinlangan. Ikinuwento niya ang lahat simula sa pinakaumpisa at nang matapos na siya sa pagsasalaysay ay hindi naman makapaniwala si Mang Carlos. Kung ganun eh, hindi naman pala totoong madamot ang kapitbahay na si Manong Pio. Pinoprotektahan niya lang ang mga taga rito sa atin dahil sa ani-ani na nakatira sa mga puno sa bakuran niya. Opo, tay. Kaya please po, kailangan makumbinsin natin si Mutya na gagantian siya ngayon ng ani-ani. Kagad na gumayak ang mag-ama at dali-daling lumabas ng kanilang bahay. May dala rin silang flashlight at asin dahil ang paniniwala ni Mang Carlos ay pantaboy ang asin ng mga masasamang elemento. Nang marating nila ang tindahan ni Mami Risty, ay napakarami ng tao sa tapat ng tindahan at nakikiusyoso. Narinig kasi nila na mayroon ang nagsisigawan sa loob ng bahay. Tay, nahuli na tayo. Si Mutya, tay. Baka mapahamak siya. Sige anak, dito ka lang. Dali-daling pumasok si Mang Carlos at naiwan nga si Banoy sa tapat ng tindahan kasama ang ilang usyosero at usyosera. Tumawag na rin ang ilang taong naroon ng opisyal para rumisponde sa kung anong magaganap sa loob. At dahil sa pag-aalala na rin ng kanyang ama at kay Mutya, ay sumunod sa loob si Banoy. Paglagpas niya ng tindahan ay bumungad sa kanya ang bakuran ng bahay nila Mutya. Doon pa lang ay umalingasaw na ang matapang na amoy ng kambing kaya napainto siya at napatakip ng ilong kasunod ng malalakas na pagtili ni Mutya mula sa loob ng bahay. Mutya! Tatay! Kahit nahihintatakutan ay nagtuloy-tuloy pa rin siya hanggang sa makapasok siya sa loob ng magarang bahay ni Mami Risty. Mas lalong tumapang ang amoy ng kambing kaya itinali na ng binatilyo ang kanyang damit sa ilong para mabawasan ang naaamoy niya. Paglibot niya ng tingin ay gulo-gulo na ang loob ng bahay na halatang sinira ng nasabing ani-ani. Pagkatapos noon ay napatingala siya nang makarinig na naman ng sigaw galing sa ikalawang palapag ng bahay. Hinanap niya ang hagdan pero ang sumalubong sa kanya ay si Mang Carlos. Sinabi kong doon ka lang sa labas, di ba? Delikado rito, anak! Hindi na natapos ng Ginoo ang sinasabi sapagkat dalawang magkasabay na tili ng babae ang narinig nila. Si Mutya at si Mami Risty. Kapitbahay! Tulong! May alinaw dito sa loob ng bahay namin! Tulong! Sinundan nyo ng nakakakilabot na ugong na parang galing sa kailaliman ng lupa.
dahil doon ay sabay na napatakbo ang mag-ama sa hagdan at nang hahakbang na sila sa hagdanan ay nakita nila pareho ang isang malaking baboy ramo na nasa pinakadulo ng hagdan sa itaas. Kaagad pinatras ni Mang Carlos ang kanyang anak na takot sa ani-ani. Ano yan, tay? Malamang yan yung ani-ani, anak. Nag-anyong hayop lang. Nang makita nila ang nasabing nila lang, ay bigla tong nagsaan yung malaking pusa na may namumulang mga mata. Kasunod noon ay narinig uli nila ang sigaw ni na Mami Risty at Mutya na nagtatago sa silid kung saan nakaabang ang ani-ani. Lubayan mo ang tao rito! Masamang ani-ani! Bumalasik lang ng tingin ang ani-ani na nag-anyong malaking pusang itim. Pagkatapos ay naglabas to ng nakakakilabot na ugong dahilan para mapatakip ng tenga si Mang Carlos at Banoy. Nang sasalakay na to sa kanila, ay kaagad isinaboy ng Ginoo ang hawak na asin kaya napaatras ang nasabing ani-ani. Umungol to ng napakalakas sa kamuling tumingin sa mag-ama ng matalim. Hindi naman nagpatinag si Mang Carlos at nang nakita yun ni Banoy ay lumakas na rin ang loob ng binatilyo. Sinabi kong lubayan mo mga tao rito! Muling nagsaboy ang Ginoo ng asin kaya napilitan ng ani-ani na tumalon sa sliding window na malapit doon. Kaagad naman nilang inakyat ang hagdan at pagsilip nila sa bintanang nabasag ang salamin ay doon na tumambad sa kanila ang tunay na anyo ng size ng ani-ani. Mabalahibo ang itsura, malaki ang pangungilong, makapal ang labi, mahaba ang nangingitim na balbas, biluga ng mga mata, may matatalas na mga kuko at may mga binting animoy katawan ng isang puno. Nakita rin ng mga nakikiusyoso ang tunay nitong itsura na sa kalaunan ay nagsaan yung malaking ibon at lumipad palayo. Nakahinga ng maluwag ang mag-ama nang makitang wala na ang nasabing ani-ani. Mabilis namang kumalat sa buong lugar ang balitang yon, pati na rin ang tungkol sa pagiging madamot ni Manong Pio. Maraming naantig sa kanya kaya naman gumawa ng paraan ng mga taga roon para makalaya siya sa ani-ani. Kagad silang nagpatawag ng magaling na albularyo subalit nang pumunta sila sa bahay ni Manong Pio ay nagulantang ang lahat. Nasusunog na kasi yon pati ang mga punong nakapalibot doon. Nang humupa ang apoy ay napag-alaman na nasa loob pa si Manong Pio. Na-recover ang sunog na sunog niyang katawan sa banyo na halatang yakap-yakap ang sarili. Nalungkot ang marami sa kanyang pagkamatay dahil hindi man lang nagawa ng karamihan na magpasalamat sa kanya sa pagprotekta sa mga taga roon. Nabansagan man siyang madamot na kapitbahay pero hindi maaalis sa isipan ni Banoy ang totoong kabutihan ng puso ng matandang Ginoo. Pagkalibing kay Manong Pio ay naiwan ng limang magkakaibigan sa tapat ng kanyang puntod. Maraming salamat po at gusto ko lang po mag-sorry dahil hindi ako nakinig sa inyo. Manong Pio, salamat din po at pasensya na ha. Nagpasalamat at tumingin na rin ng tawad din ang kambal bago magsalita si Banoy. Manong Pio, kung saan ka man po naroroon ngayon, hindi namin makakalimutan ang kabaitan mo. Hindi ka totoong madamot na kapitbahay. Pagkalipas ng ilang araw, linggo at buwan, wala nang balita sa ani-ani na pinaniniwala ang umalis na rin sa lugar na yon. Wakas!